pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating kaka-birthday lang na Vice Mayor Dodo, happy birthday po. Sa ating mga konsyal, sa mga kawani ng national government agencies, sa lahat po ng mga kasama natin, siyempre nandito po ang ating mga kawani ng Marquette Administrator's Office sa pangunan ni Sir Joey Marquette. Nandito po ang ating taas po kayo ng kamay para makita ko po kung nasan kayo. Nasan po si Attorney Diego ng Ledyo? Ayan, nandun sa may likod. Nandito po ang ating BPLD sa pangunguna ni Ma'am Lady. Nandito po BPLD. Ayan po sila. Nandito po siyempre ang ating City Vet, pati ang ating Slaughterhouse, si Doc Emma, si Ma'am Susan. Ayan, nandyan po sila. Nasan po ang peso? Yan ang Ma'am Jeline. Ayan, busy rin po parati ang ating peso. Nasaan po ang kaka-co-op week lang din ng ating co-op office, sina Ma'am Donna? Nasaan po sila? Ayun, ang dami nyo ah. At syempre, ang katok, nandito rin po. Pasig City Band, maghanda kayo mamaya ah. At maganda-ganda yung kakantahin natin mamaya. At syempre, ang ating mga kasama mula sa ating Emergency Medical Services na DMAC ng PCGH, andito rin po, hindi magpapahuli ang ating mga samahan na mula sa ating mutya ng Pasig Mega Market. Ang mga vendors po natin, kasama natin, andito po ang iba't ibang asosasyon at federasyon po ng ating Mega Market. Wala na po akong maidadagdag sa sinabi ni Sir Joey Marquette dahil nasabi niya na po lahat. Pero siguro ang ngayong 49th anniversary po, papunta na tayo sa 50. Ano, papunta na tayo sa 50 years ng ating Mega Market. Ako po ay patuloy na humihingi ng inyong tulong at suporta. Gaya ng nakita naman natin through the years, ano, very supportive, very active ang mga vendors natin, ang iba't ibang samahan. Pero gaya po ng nabalitaan na ninyo at tinatanong din naman po ng iba sa inyo sa amin, ni Vice Dodot, pati ang ating ano tawag kay Konsi kanina, si Market Chairman Martires, at magkakaroon po tayo ng redevelopment sa City Hall compound natin o City Hall campus kung tawagin po ngayon. At hindi po sa unang phase, pero sa siguro ikalawa o ikatlong phase, makakasama po yung Mega Market natin. Mag-upgrade tayo ng Mega Market. 8.2 hectares po ang pinag-uusapan natin. Ngayon, talagang yung development natin, kakaiba po yan. Pero ang importante po, magkakasama po tayo dito. So kung 3,000 po ang stall natin sa kasalukuyan, dapat lahat ng vendors natin, stall owners or stall holders po sa ngayon, kasama po natin yan sa City Hall redevelopment, sa market redevelopment natin. Hindi po ito mangyayari kung hindi po sa tulong ninyo. Kaya sana ay hindi lang po tayo basta magtulungan, kundi magkaisa po tayo. Alam ko po, through the years, marami na nangyari sa palengke, maraming nagkatulungan, marami din nag-away-away, maraming grupo na nabuo, may konting... May magandang nangyari, hindi rin magandang nangyari. Alam naman po natin na may hidwaan, may ganyan. So, sa susunod na mga taon, pipilitin po natin. At ito na po ang direksyon natin sa ating Mega Market. Kailangan po, magkaisa po tayo. Sa ayaw at sa gusto po natin, magkakaisa po tayo. Okay po ba yun? Yung mga detalye, susunod po natin pag-usapan. Siguro, sa susunod na buwan, tingnan natin kung kaya na, schedule po natin, magkaroon po tayo ng malawakang konsultasyon sa market, magkaroon tayo ng general assembly, lahat ng samahan, isama po natin, lahat ng vendors, kahit yung mga ayaw sumali sa mga samahan na vendors natin, yung mga stall owners po, stall holders natin na ayaw sumali sa mga asosasyon, isama po natin sila, hindi naman sa pipilitin, pero pipilitin natin na magkaisa po tayo sa Mega Market po natin. Okay lang po ba yun? Kita sila, Anay Bonday, lahat po ng mga market, mga leaders, officials natin, ano? Ayan po, pag-uusapan po natin yan.
Pangalawa po, tatlong bagay lang po. No, una po, yung sa Mega Market. Yung mga ibang office, hindi ko na muna babanggitin ng isa-isa para hindi na po masyado mahaba. Yung pangalawa naman po, masaya po tayo at nakita nyo naman, pinresent po sa atin ng ating mga kasama, Emergency Medical Services, ay nakasungkit po tayo ng Galing Pook Award. Dahil po ay talagang isa sa pinaka-prestigious na award sa buong Pilipinas, ano, at kinikilala po nito ang mga innovative practices, mga innovations ng mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Nung nag-present po ako sa SMX nung nakaraang linggo bago nung selection nung finalists, talaga yung mga kasama namin, puro magagaling din na LGU, ano? At nakakatuwa dahil nakita natin ang mga LGU sa buong Pilipinas ay patuloy na nag-innovate, patuloy na nagtatrabaho para pagandahin pa ang serbisyo sa kani-kanilang mga nasasakupan o sa kani-kanilang mga area. Yung sa atin po, Emergency Medical Services. Katunayan, ang Emergency Medical Services, ER, ang emergency room po natin, isa ito sa serbisyo ng ating pamahalaan, ng dalawang ospital po natin, di ba? Tatlo po ang public hospital sa Pasig. Meron pong RMC, DOH hospital po yan, hindi po sa atin yun. Meron po tayong dalawang city hospital, PCCH, PCGH. Sa totoo lang po, ang emergency room, yan po ang isa sa serbisyo natin na pinakamadalas pong narireklamo. Bakit po? Tingnan po natin ang sitwasyon. Talagang hirap na hirap po ang mga kawani natin na nasa ER. Madalas po, pag may reklamo, o hindi lang madalas, tuwing may reklamo po sa akin, ang ginagawa ko po, tinitingnan ko po yung specific circumstance. Kung may namatay, kung may nahirapan, hindi nakapasok, ano ba yung nangyari? Yun po, inaalam ko. Anong exactly yung nangyari? Siyempre, pag tayo, meron tayong kamag-anak, meron tayong kaibigan na na-ospital, na na-ER, siyempre, mahirap eh. Mahirap din mag-isip na ng malinaw pag ganun yung nangyayari sa atin. Napakahirap na magkasakit, lalo na pag emergency yung sitwasyon. Napakahirap po talaga. Kaya naiintindihan natin yung mga nagireklamo, inuunawa po natin yun, hindi po natin sila sinasabayan ng galing. Pero kadalasan po, 99% of the time, pag tinitingnan ko po, ano ba talaga yung nangyari? Nasabihin, oh, hindi tinanggap. In-endorse sa ibang ospital, tama ba yung proseso na nangyari? 99% of the time, sa totoo lang po, tama naman yung proseso na nangyayari. Minsan, may mga reklamo, halimbawa, yung nurse dyan, napakasungit. O, ganyan, binastos ako ng ganyan. Yung mga usual na naririnig po natin. So, inaalam ko ano ba yung nangyari. Malalaman ko, yung nurse pala na naka-duty, ay 48 hours na hindi pa umuupo. So, ang hirap din pagalitan eh. So, hindi ko sinasabing tama. Di ba, bilang mga frontliners, dapat hanggat kaya natin, nakangiti tayo, maganda yung disposition natin. Pero paano kung papagalitan yung nurse na June na nag-duty ng 48 hours, nakapipihi pa kung minsan? Talagang hihirap din ng sitwasyon. Kaya ang problema po talaga ay capacity. At hindi lang po problema ng Pasig yan. Ito po ay problema. Punta po kayo sa ER, sa labas ng Pasig. Kahit nga po private eh. Puno po talaga. Kulang tayo ng mga nurses. Kulang kahit doktor, nagkukulang po tayo. Pero nurses talaga yan ang number one na kulang. Punta po kayo sa ibang ospital, sa siguro sa buong Pilipinas, pero dito na lang sa Metro Manila. Tingnan niyo po, talagang napakahirap ng sitwasyon. Punong-puno po talaga. Talagang limitado yung pwede mong gawin. Kahit gusto natin i-expand yung mga serbisyo natin, paano natin gagawin? Eh, sa buong Pilipinas, nagkukulang nga ng mga medical professionals, lalo na po ng mga nurse. Hindi natin sila masisi kasi mas malaki talaga ang sweldo pag nag-a-abroad po sila. Hindi natin pwede sisihin. Siyempre, kailangan isipin mo nila yung pamilya nila. Kaya yan po yung sitwasyon. Capacity ang problema po natin. Pag puno sa ibang, kahit sa mga kalapit po nating probinsya, pag napuno ang ER doon, sigurado mapupuno din po yung ER natin. Kasi ang ER hindi po pwede tumanggi. Hindi pwede sabihan ng ER na, ay, bawal ka dito kasi hindi ka taga-Pasig. Bawal po yun. ER nga, emergency nga po yun. Ganun din naman po. Pag tayo ay may pasyente na pasigin nyo, sa QC na punta, hindi rin nila pwede tanggihan yun. Tatanggapin po nila yun. Ganun din. Sa Tagig, sa lahat ng LGU, ganun po talaga ang sistema. Ganun talaga. Hindi pwedeng tumagi. Kaya pag napupuno sa ibang ospital, sigurado puno rin yung sa atin. Pag napupuno sa atin, puno rin sa kanila. Pag sinabing hindi tinanggap, ibig sabihin, refer po muna yun. Hindi po pinapaalis ang pasyente kung hindi po, kung wala pang receiving na hospital. Kaso minsan, syempre, in transport, alam na po natin yun. Pero,
Uulitin ko po, ang problema talaga, ang tinutugunan po natin ay capacity. Sa susunod na mga buwan, actually, nasimulan na po natin, nakakuha na rin tayo ng permit mula sa DOH para i-convert ang ating PCCH, ano, para in business specialty hospital na talagang narrow yung mga serbisyo, ay i-expand natin yung mga serbisyo para mas marami pong pati mga adults na maserbisyohan. PCCH gagawin po natin, General Hospital. Yan po yung isa sa hakbang natin para taasan yung kapasidad ng ating healthcare services kasama yung emergency medical services po natin. Pero aaminin ko po sa inyo, kahit doblehin, kahit triplehin natin ang laki ng ospital natin, na, hindi rin naman feasible yun, ano? Pero halimbawa na lang po, triplehin natin yung kapasidad ng ospital, magkukulang pa rin po yan. Kasi ang mangyayari lang, pag napuno yung ibang ospital, pupunta rin po sila dito. Pag nakita nilang may bakante, mapupuno at mapupuno rin po talaga. Kaya walang katapusan yan, ano? We just try our best, taasan natin ang taasan yung kapasidad natin. Bukod sa conversion ng PCCH, ang PCGH, may mga hakbang, may mga proyekto din po na nagsimula na hanggang sa susunod na taon for expansion of services. Pero ito po, habang tinataasan natin ang kapasidad, na alam naman natin talagang magkukulang at magkukulang sa dami ng pangangailangan sa buong Pilipinas, dito na lang sa Metro Manila, dito po pumapasok yung innovation natin na nanalo ng Galing Cook Award. Dahil tinitingnan natin ano ba yung capacity natin sa ngayon, kailangan kahit kulang yung capacity natin sa lahat ng public, nagkukulang, mag-isip tayo ng paraan para ma-maximize yung resources na meron tayo sa ngayon. Nagpakilala tayo ng isang protocol na meron pong algorithm para sa serbisyo medikal kung saan po pinaiigting po natin yung pre-hospital care. Ibig sabihin, bago ka pa dumating sa ER, inatake ka sa puso, nagka-stroke, bago ka pa dumating sa ospital, dun pa lang sa bahay, ay meron ng medical services na natatanggap ang pasyente. Yan po yung innovation natin, yan yung nakikita natin kung gawin po ito sa lahat, kung gawin po ito ng lahat ng ospital at lahat ng emergency medical frontliners natin, hindi lang sa Pasig, kundi sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas, ay makakatulong po ito para madiklag ang ating mga ER. Makakatulong rin po ito para kung ano yung mga servisyo na pwede na para mapahaba ang buhay ng pasyente, para makarating siya sa ER, kasama rin po yun. Kaya sa ating DMAC, sa pangunguna ni Dr. Neri Sabare, congratulations! We are so proud of you! Congratulations sa buong Pasig sa Galing Pook Award natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Alam kong pagod po kayo, pati yung mga kasama ninyo, marami sa mga kasama ninyo, naka-duty rin ngayon, pero hindi po kayo nagsasawa. At bagkus ay pinalalakas pa natin ang emergency medical services sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat, congratulations ulit sa inyo. Ikatlo po at panghuli, sabihin ko sana next week ko na lang banggitin, ano, pero magsisimula na rin po kasi sa susunod na linggo ang campaign period sa barangay elections. Ngayon, marami po kasing nagtatanong sa akin, ayoko man magsabi na, hindi na sana ako mag-announce, pero araw-araw, maya't maya, ito po yung tinatanong sa akin sa kasalukuyan, ano, sigurado, pati sa mga konsyel natin at sa Vice Mayor, pati Kikong, ito po yung laging tinatanong sa ngayon. Ngayon po, para malinaw na malinaw po tayo, alam nyo, pag nagpapakilala kasi ng pagbabago, minsan, kailangan dun ka sa kabilang extreme muna, parang babalansin mo muna. Sa mga mayor o sa ano po, hindi ko naman po sinasabi na masama mag-endorse, hindi ko po sinasabi na masama na may kasama ang mayor na kapitan, pero sa ngayon po, sa puntong ito, sa kasaysayan natin, sa aking opinion, sa pagpapakilala natin ng pagbabago, mas maganda po na ang mayor hindi muna magdadala ng mga kandidato sa barangay level, ang mayor hindi po muna mag-i-endorso ng mga kapitan, ng mga kagawad. Kaya ako po binabanggit, muli po, hindi ko sinasabing masama yun. Inasabi ko lang kung saan tayo nang gagaling sa kasaysayan natin sa lungsod ng Pasig. Kung gusto talaga natin magpakilala ng mga pagbabago na binabasag natin yung kultura ng takutan, binabasag natin yung kultura ng patronage politics,
kailangan medyo umextreme muna tayo. Sa susunod na mga eleksyon, baka pwedeng medyo gumit na ulit o bumalik na sa mas normal. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa extreme. Kasi may pinapatunay, may pinapakita tayo na dapat walang dikta galing sa taas, dapat malaya ang mga barangay. Yan po yung pinaglalaban natin mula 2019. At matagumpay tayo dyan, kaya hindi natin pwede yan basagin. Bagamat may mga kaibigan tayo, at alam naman ng mga tao kung sino ang mga kaibigan ko, sino yung mga tumulong sa akin, wala nang problema doon. Ano, personal capacity ko, kung kaya kong tumulong, bakit hindi? Pero bilang alkalde, sa ngayon, hindi po pwede sa ngayon. Ano, hindi po muna pwede. Sana maunawaan po ng lahat. Yung ibang kaibigan, medyo nagtatampo, pero tinatayuan natin to. Hindi naman para sa akin ito, kundi para tuloy-tuloy po yung pagbabago sa ating lungsod. Ano? Kaya, yung mga iba po, ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung, pati yung naging team name nung nakaraan, ang layo ko naman po sinasabi, malaya nga po tayo, pati yung pangalan na Giting ng Pasig, di naman ako yung nagmamayari nun. Ang totoo, nakaisip nung yung salitang Giting na part, si Consikin pa nga po yung nakaisip nun, kaya talagang hindi ko pwede sabihin, ay may trademark ako dyan, huwag niyo gamitin, hindi nga ako yung nakaisip nung pangalan na yun. So, yan po ano, pero hindi po ibig sabihin porket ginamit yung salitang yon o yung pangalan na yon, hindi po nangangahulugan na endorse po sila o ako yung nagpatakbo doon. Yung mga iba hindi naman kahit nga pasabi, yung iba wala eh, talagang ginamit na lang nila. Hindi ko sinasabi, di ano sila. Ang importante, alam natin kung paano tayo pipili ng mga kandidato. Alam kong baka maraming manonood po nito, siguro gagamitin yung clip ng mga iba nating kasama, ng mga ibang kandidato. Yung sinasabi ko lang naman, maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Ano, hindi naman hindi niyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw. Obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo tiyak, hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado, kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar, o hindi ako sigurado, kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi ko magastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, hanggang, mula sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na iwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na nating gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. Pag malapit na po, ngayon po malapit na ang campaign period, papunta sa barangay elections po natin. Munting paalala lang po mula sa akin. Maraming salamat sa ating lahat. Sa economic sector po natin, thank you very much for hosting our flag raising ceremony. Adjourn na po tayo.